So dear, binabasa ko yung argumento dito eh. Na yun nga, props nga lang daw yung pagtulong ni Francis Lay Marcos. Siya primary battles, mga maniniwala na hindi naman yun, props. Tapos nakalagay dito, kilala mo ba yung idol mo? Ribat niya dun sa isang sumagot, and kung ako nga, hindi ko kilala to si Francis Lay Marcos, eh probably, ikaw din po, hindi mo rin siya kilala during, or before the pandemic time, di ba? O maliwanag na props lang ang tulong ng iniidolo mo. At pinakasadyaan yan ay mangbudol. Kaya lahat ng katiwala niyan, yun yung ano niya, is, kumbaga, nagsishow up itong si Francis Lay Marcos just to, tawag dun, to get the attention of somebody else and take their money. I don't know, but during the pandemic time, you will do like that. It doesn't make sense, diba? Kung ano, bakit kung kailan pandemic time, bakit hindi niya inagahan before the pandemic time? Tsaka ginawa niya yung props na yan. Ika nga, diba? Bakit during the pandemic time para makita siya? Is that the tingin here? At saka, sino pong mabudulin? Diba? Sa Facebook, kaya siya nag-Facebook kasi nga, disappointed siya dun sa, ano, sa homeowners organization. Ayaw papasukin yung truck niya. Oh, yun, wala pa yun, diba? Hindi pa natin nakikita yun eh. Suppose hindi siya nag-Facebook, will somebody report it? So, walang props na mangyayari, di ba? Yung pala yung ganun pala yun eh. Kung hindi nyo pinakita sa Facebook, so walang props, di ba? Ayun nga, sabi niya, binalahura daw ng mga magagaling na vloggers. Well, tingin ko those are vloggers na trying to achieve something on their own. Tapos naging content nga si Francis Leo. Then later on, ayun nga, binalahura na daw. Hindi ko alam yung story actually. Kasi natigil ako yung naputol yung pag-support ko or panonood ko kay Francis Leo. Biglang nawala yung channel and nasa monetization period ako. So, ayun, nawala yung ano ko sa kanya. Hindi ko na rin alam. And ayun nga, mas maganda pala yung gano'n, naputol yung ano nyo. Kasi ang natira sa iyo, yung pure na ginagawa niya ng tao na yun, yung pagtulong sa kapwa Pilipino. So, kilala ko yung idolo mo. See, kilala pa niya. Really? Before the pandemic time, makilala mo na siya, sir? Di ba? Kilala kaya niya yun? Before the pandemic time? Paano niya nasabi? Maliwanag na props lang yung pagtulong. Well, opinion niyo po yan. To me, it's very hard to do that props during the pandemic time. Magmamagaling ka. For what? Di ba? Tapos anin mo pa, halos murahin mo pa yung mga ano, yung mga homeowners organization doon sa subdivision nyo. It props. Parang hindi ko maano na pwede pala yun yung mga homeowners organization. Pupunta ka doon sa gate, magbibideo ka, then mumura-murahin mo or pagsasalita mo lang hindi maganda. Di ba? During the pandemic time. Parang hindi ko lubos maisip na gagawin na isang tao yun for the sake of props o mambudol later on during the pandemic time. Hindi ko hindi ma-process ng isip ko eh. How can a person do that? Na tumulong, yung tulong pala na yun is props. Tapos nandun yung truck ng galing ng WBC ha. Oh, do not delay, nakalagay. Props ba yun? Parang hindi ko ma-process na utak ko eh. Yun lang. Mahaba yung argumento niya and yun nga, pinalalabas niya na
kilala niya yung idolo natin, si Francisley Marcos. Well, Lodge, kung kilala mo, why don't you say it from the start? Saan mo siya nakilala? Saan mo siya nakilala? Or magkaibigan kayo since anong year? Ganun. Kung talagang kilala mo siya, kung tinatawagan ka niya, okay, tinawagan niya kanya. Later on, ala, kung kailan kayo nagkakilala. Kailan po yun? Yun ang tanong dun. Kailan kayo nagkakilala? Are you a vlogger during that time? Oo, nagbablog ka rin ba nun? Who knows? Hindi natin, I cannot argue with this, kasi ang, yung pagiging props nung ginawa ni Francis Leia Marcos, hindi mo process ng isip ko eh, di ba? During the pandemic time, gagawa ka na isang ganun. You are risking your life, you are risking the life of your mga tauhan, and lahat, everybody, di ba? During the lockdown. I don't know, but hindi talaga ma... Kung kilala mo nga si sir, kailan kayo nagkakilala? Childhood friend mo ba siya? Or later on na lang, kung nung nagbablog na siya, tsaka mo siya nakilala. It doesn't make sense. So, yung story doesn't fit dun sa comment. And hindi ko alam, hindi ko masabi, sir, kung talagang kaibigan mo siya. O kung talagang kilala mo siya. Why don't you tell us? Gawa ko ng vlog siguro. I don't know. Pero kung you are just showing us yung mga sabi ng iba, eh, big question mark po yan. Big question mark. Oh. Kung sinasabi mong props yung pagtulong, so yung ibig sabihin, yung ABS-CBN, puro props yung pagtulong na ginagawa nila? Tell me. Di ba? Meron silang telecom conference, telecom marathon para makatulong. So, yun, props lang din yun. Tama ba? I cannot process the argument here. Anyway, ang mahalaga po sa akin is, okay lang po yung comment nyo, sir. Naiintindihan ko kayo kung may galit kayo sa kanya. Well, it's but normal sa isang tao yung ganyan. And again, to me, ang mahalaga yung nagawa ng tao niya. Nagawa ng tao na to, si Francis Leia Marcos. Napakahalaga na. Nananatili dito sa puso yun. Hindi maalis-alis. Naggalit siya sa Homeowners Organization. Ayaw siyang papasukin. Nag-live siya sa FB. Doon pumutok si Francis Leia Marcos. Doon nakilala si Francis Leia Marcos. Kaya sir, kung noon mo siya nakilala, well, parang napaka-ikli po ng pagkakilala niyo sa kanya. I'm not judging him, ha? Pero po, during that time, nakilala mo siya at naging siguro, you're one of those vloggers na bumalahura sa kanya, well, it's up to him. Kung ano man yung sabihin mo dyan, to me, I'm on the positive side, positive vibes tayo. Ang mahalaga yung ginawa ni Francis Leia Marcos. I salute you, Lods. Yan. Ganyan ka sumaludo eh. Babalik lang sa yung pagsaludo mo. Ayun nga, who knows? Kung kilala mo nga ito, sir, then siguro magandang kwento yun eh. Kwento mo dahan-dahan. maganda yung ano mo sa akin eh, props lang, tulong. Immediately, ano naman, bakit di mo po kaya ano, sabihin sa akin na, sir, ganito yan eh, noong 1980s, kababata ko yan, 1990s, kalaro ko yan, tropa ko yan, 1990s hanggang sa, eto na nga tumutulong na siya. Kilala ko yan. Di ba? So, it means childhood friend mo siya, kilala mo siya from the start, nung lumaki siya. Pero kung nakilala mo siya during the pandemic time, well, I think medyo maikli pa rin yung pagkakilala mo sa kanya. O, nakakwentuhan mo siya, nagkakape kayo, na marami siyang sinabi sa iyo. Is that good enough to judge a person? To say that help sa ating kababayan is only a props?
hindi ma-process ng isip ko eh. Paano gagawin isang tao during the pandemic time? Magpa ano lang siya. Ay, yung galit na galit ka doon ano eh. Kita mo yung emosyon ng tao. Natural na natural, walang halong chemical. Walang halong arte. Ang gagaling dito yung galit niyan sa puso. Kasi nga gusto niyan tumulong sa kapwa Pilipino. Immediately. Kaya lang, merong hindrance yun nga yung homeowners organization. Yan, hindi ko sir, ano, hindi ko ma-process kung bakit ganun yung ginawa niya. Or yung sinasabi mo, hindi ko ma-process sa isip ko eh, kung bakit ganun niya. Walang logical explanation to me. Ang nakikita ko is yung pagtulong na ginawa niya sa kapwa niya Pilipino. And that matter most to me. Yun lang yung ano ko. I don't want to dwell dito sa ganitong argumento kasi po, let's face the truth, marami siyang natulungan, whoever he is, kung hindi man, kung sino siya, di ba? Francis Leigh Marcos is just a name to me. Pero yun po yung nakatikit dun sa taong tumulong na yun. During the pandemic time. Kaya Francis Leigh Marcos, again, I salute you. And thank you very much. Papasalamat ako sa iyo again and again. Kung makaipon ako ng 1,800,000. Thank you. So, this could be my legacy vlog. Ika nga. Paulit-ulit na lang yan. And paulit-ulit ako magte-thank you sa iyo. Kasi, hindi man ako nakasabay dun sa istorya. Kasi naputol nga eh. Siguro marunong yun nasa taas. Ngayon, ginagawa kitang content. I'm using you. I'm using your name. Kaya, hindi ka naman sikat na ngayon. Although, nabawasan yung pag-ibig sabihin, nabawasan yung kasikatan, but still, yung kabutihan mong ginawa sa kapwa mo Pilipino, nandito po yun. Nananatili sa aming mga puso. Eh, sir, kung ano man yung komento mo dyan, well, okay yan. Kung talagang kilala mo siya, why don't you tell us dahan-dahan para po malaman natin kung talagang sino siya. Kung siya ba si Francis Leo Marcos or somebody else. Ganun yung mga hero, dalawa yung pangalan. Eh. Kaya, to me, the pandemic hero is the pandemic hero. And he is Francis Leo Marcos. This is Mr. Arnold said, peace out.